Sige, Cheska, simulan mo na ang yung story. Bale, ano po, DJ Kara. May best friend po ako since high school po. Until now po, na graduate na po kami ng college. Sabay po kami nag college and same course din po kami. Nangyari po kasi to nung graduation po namin. Para pong ano, after party po. Tapos kasama po namin doon yung mga tropa namin. Siyempre po, nandun din po yung jowa po ng best friend ko. Tapos po, sa totoo lang po, DJ Tara, Tita Cora, medyo parang may gusto po kasi ako sa jowa ng best friend ko. Tapos po, Taga lang ha, taga may lang. Gusto ka may sa jowa ng best friend mo. Anong gusto? anong ibig mo sabihin ng gusto mo? Gusto mo siyang maging jowa o gusto mo siyang ano? Kemerut barurut. Parang gusto ko kung maging jowa ko. Ay! Gusto mo maging jowa yung yung boyfriend ng kaibigan mo. Oo. Okay. Okay. Bakit gusto mo siya maging jowa? Matagal na ba yan nafe-feel mo? Matagal na po. Kasi para pong sa relationship nila, palagi po akong kasama. Ay, teka. Kasi hindi ka naman magkakagusto kung walang dahilan. Teka, doon muna tayo sa physical aspect. Sino bang artista ang kamukha nitong lalaki na to? Teka, lalaki ba siya? Opo, lalaki. O, sinong kamukha niyang artista? Senegal. Kung wala, wag kang mag-invento. Charis. Sinong kamukha? Si ano po? Senegal Tan Felix. Ay! Love, Miguel! So, ayun na nga. Oo nga. So, para kang ano, involved lagi. Kumbaga magkakasama kayong tatlo. Mm-mm. The trio, ganon. Opo. Sa mga surprises po, ganun, sa mga mansel nila, nakikita ko po kung paano na-itrapo yung best friend. Kaya parang nakaka-feel ka na parang sana yung ako din. Oo, ngayon, dumako naman tayo dun sa movement na ginawa mo. Okay, ano nangyari? Bali, nung party po, syempre po, nag-inuman po kami, gano'n, nagpapakasaya po kami. Tapos po, nung medyo na-tipsy na po kami, tapos yung iba po, nalasing na, parang nag-decide na po kami na umuwi na po. Mm. Tapos, yung best friend ko po, parang sinabihan niya yung boyfriend niya na, uy, atid mo na si Cheska sa bahay, since madadaan na naman pa, o, parang gano'n po. Tapos, syempre po, pumayag naman po ako, tsaka yung boyfriend po niya. Nung nasa biyahe po kami, ano po, di ko na po alam ko ano po yung nangyari kasi hilong-hilo na po ako. Weh, hilong-hilo ka o naghihilo-hiloan ka? Tipsy na po ako. Tipsy ka na. So ang nagdesisyon, yung best friend mo na ipahatid ka dun sa boyfriend niya. Di ko po napansin na nasa bahay na po pala ako. So tapat na po kami ng bahay ko. Tapos? Nung nasa tapat na po ng bahay, di ko po alam yung Ricara. Pero parang ayoko pa po bumaba. Parang kung gusto ko pong sulitin na kasama ko po yung jawa ng best friend ko. Pero anong ginagawa nun nung best friend mo? Lasing na kasi, di ba? Parang... So ikaw lang tong may ulirat. Hindi, pinahatid siya dun sa bahay niya. Saan kayo nag-party? Kaninong bahay kayo nag-party? Be. Ano? Saang bahay? Diyan ka pate. Sa bahay mo ng best friend mo? Sa bahay ng... Nang ransak ba kayo ng bahay na may bahay? Baka... Ayun na wala siya. Kaninong bahay kayo pumasok? Nag-inuman. Saan kayo nag-inuman? Ay, sorry po. Bali po sa bahay po ng best friend po kami. So, kumbaga ikaw, pinahatid ka na niya dun sa boyfriend niya. Mm-mm. Kaya kayo yung umalis. Tama? Opo. Tapos nung nahatid ka na, ano nangyari? Nung nahatid na po, hindi ko na po napansin na sa tapat na po kami ng bahay ko. Pero then, ayun na po, parang ayoko pa po bumaba. Tapos? Gusto ko po kasing sulitin na kasama ko po yung jawa ng best friend ko. Oo. Parang palagi po kasing kasama yung best friend ko, kaya parang first time po na kaming dalawa lang. Tapos po, pagbangon ko po dun sa kinaupuan ko po, nagtatitigan po kami, DJ Tara. Tapos, ayun na po, nag-kiss po kami. Nag-kiss kayo. Tapos? Ay, mananawagan lang ako sa nanay ko. Mamaya ka na tumawag, Mami Grace, ha? Commercial break. Tapos?
ayun po, di ka po, alam ko ano yung, ano na po yung pumasok sa isip namin. Basta parang nangyari na lang po siya. Tapos? Saglit lang naman po yun, sabay din po kaming bumitaw. Kasi parang syempre po, na-realize ko na mali po yung ginagawa namin. And then? Pero po, pagbitaw po kasi namin, parang nagkatitigan po kami ulit. Mm. Tapos, ay, inalikan niya po ulit ako, digital. Hi. Ay, nakakaloka yan. Gandang kara. So, may pangalawang alik. Anong naramdaman mo nung hinalikan ka niya? E, detalye natin, Bia. Paano, paano at anong naramdaman mo habang hinahalikan ka niya? Hindi ko po naiintindihan, pero syempre po. Gusto hindi, naiintindihan mo yan. Huwag mo ko ini-etchos. Nagkikwento na lang din naman tayo. Masarap ba? Malambot ba? I-describe mo naman, B. Malambot naman po. Malambot? Pero, ay, gano'ng kalambot? I-rate mo siya from ano, kunwari ano, food critic ka. From 1 to 5. Bakit may ratings pa? Pinakamalambot yung 5. 10 of 10. 10? Teka. Nagigigil ako sa'yo. So nag-kiss kayo? Mga ilang minutes yung kiss nyo? Nung una po, parang seconds lang po eh. Pero yung pangalawa? Matagal mo po sa video. Parang siguro makasal. Bel, lapit ka sa mouthpiece ng cellphone mo. Hindi kita masyado marinig. Habang tumatagal, ano na eh. Humihina ka ng humihina. Parang kinukuha ka ng ano, dai. Ng mga sisiw. O, ayan. So, ayan. Ano nangyari? So, nung pangalawa, ilang minutes? Nung pangalawa po, siguro mga ano po. 2 minutes, ganun po. Oh, tugon. Matagal-tagal yun ah. Ang lasa, Ben, nalang sa aming pulutan. Masarap. Grabe na. Ano bang pinulutan niya doon, sisi? Maumami. Hindi, ito. Bakit yung pulutan niya? Hindi kasi, di ba? Pag gano'n naman, di ba? Lalo na kapag may acid reflux ka. Hoy, ang baboy mo. Malay mo naman. Hindi. Malay mo naman nag-mouthwash. Inuman, may isip mo pag... Pero ikaw, B, bigay na bigay ka ba? Or talagang full feeling ba yung feeling nung hinahalikan ka niya? Opo, para kasing ang tagal ka din pong hinintay yung ganong. Talaga hinintay mo tong chance na to. Ibig sabihin, aware ka talaga. So, paano natigil yung kiss? Nung ano po, parang... Nung nagbuhol yung dila nila. Ano? Bumitaw po kami pareho. Ah, sabay kayong bumitaw? Tapos, saan kayo bumitaw? Anong nagpangyaring bigla kayong natauhan? Parang naisip ko na lang po na, ala, malito. Parang ganun po. After two minutes? Paano? Sinabi after, mo, malito, ganun? Oh, after 2 minutes, sa kanya naisip malito. Kasi po, yung 2 minutes po na yun, kung 2 minutes man siya, parang ang dami na pong nahawakan niya na po ako. Saan? Teka. Nung pangalawang beses kanya hinalikan, pinuko mong atensyon ko doon. Nagigigil ako sa'yo. B, nasaan yung kamay niya? Ano po eh? Parang lumilibot po. Saan? Bakit lumilibot? Huwag mo sabihin yung ano ah. Kung, yung basta yung ganon, doon. Kapag siya, doon at dito. Saan? Sa taas. Ha? Eh ikaw, asan yung kamay mo? Hoy! Pareho naglilibutan ng dalawang... Paano yun? Ang saya-saya mo ah! Happy? Masaya ba kayo? Dami na... tapos, so na naglibutan yung kamay, bigla kayo nag-stop, ganun? Opo, kasi parang papunta na po siya sa iba. Ah. Kaya parang... Sa Kemerut. Parang hindi ko na po masisikmura kung sa abot pa po. Wow! Hindi, eto, honest na kasagutan ang hinahanap ko. Yes po. Nakaramdam ka ba ng konsensya habang ginagawa mo yung Kemerut Barurut? Habang nag-ano kayo, nag-hahalik. Hindi pa sila nag-bumbum tarot-tarot. Wala pa. Bumbum bay lang. Nung ginagawa po, parang naiisip ko na lang po yung kasama ko siya, yung ginagawa namin. Oh. Pero happy ka? Opo. Oh. So,
So walang remorse? Wala kang remorse sa ano sa ginawa mo? Meron naman po. Nagigilty naman po ako sa nangyari po. Mm-mm. Pero chalap. So anong tanong mo ngayon? O gusto mo lang ba i-share? Oo. Ano ba? May... Gusto ko po sanang manghingi na din po ng advice kung kaya po. Okay. Kung kaya? Oo naman, kaya naman namin. Okay, papagpag lang ako ha. Kung seryoso yung advice, kailangan... Oh. Kailangan ba i-absorb mo maigi, ha? Opo. Oo. So, magiging brutally honest tayo dito kung gusto mo ng advice dun sa ano sa nangyari. Okay. Opo. First of all, tumawag ka ba sa amin dahil nakikita mong mali yung ginawa mo? Opo. Nagigilty na po kasi ako. Ilang araw niya na po akong chinachat. Hindi ko po maharap kasi yung best friend ko. Okay. So, period. Maraming salamat friend. Sa pagtawag. Charing. Okay. Pero so, yun nga, iniiwasan niya yung best friend. Ikaw, ano bang take mo dito, gandang Kara? Ano, umalis kasi sitwasyon na yan. Pag nakita mong si Almira, ano? Ha? Ha? Hot dog. Hindi kasi una sa lahat, ano naman to eh? Kumbaga, black and white to, alam mo ang tama at mali. Mm. Alam mo ang hindi pwede sa pwede. Even her, alam mo, di ba, na nagkamali ka? Oo. Sana. Oh, kung alam mo nagkamali ka, walk away from that situation. Period. Mm-hmm. 'Di ba? Ikaw ang masaya mo, Tita Cora. Ako dito, ano, magpapakatotoo ako ha. Though sabihin naman natin na talaga nag-enjoy ka naman, hindi naman may pagkakailayan kasi ano, buong tapang mong inihayag sa amin ng kwento ng ano nang nagawa mo pagkakamali. 'Di ba? Pero ang pinaka-importante dito, nakikita mo na mali yung ginawa mo at may pagsisisi ka. Ngayon, kung ano man ang kahihinatnan at kung ano man ang magiging bunga nitong ginawa mong pagkakamali na to, dapat matuto kang humarap, 'di ba? Sa kung ano man yung pagkakamaling ginawa mo, kung sakali man na malaman ng best friend mo, 'di ba, yung nangyari sa inyo ng boyfriend niya, edi harapin mo yung ano, consequences na actually nasa sa'yo yan kung aamin ka ba sa best friend mo or mag-walk away ka na lang ba. Kasi it's a decision na kailangan ng pag-isipan. Ako ang pinaka-importante dito, mag-usap muna sila ng lalaki. Diba? Kung papaano nyo execute yung susunod nyong halikan. Charing. Hindi. Kung papaano ninyo aaminin dun sa best friend na ganun yung nangyari. And then after that, saka nyo pag-isipan kung ano yung hakbang na gagawin nyo. Kung lalayo ka ba, tatantanan mo ba sila, or mananatili ka sa friendship na yun. Kasi for sure magagalit sa yung kaibigan mo, di ba? Pero ano ba mas pipiliin mo? Yung kaibigan mo na ano over the years ay na-build nyo yung relationship together? O yung init ng katawan nyo na minsan mo lang naramdaman nung nagkagusto ka na sa kanya dahil kamukha siya ni Miguel Tan Felix? Di ba? So titimbangin mo din yung sarili mo sa kahit saang anggulo natin titignan, hindi naman talaga mali na magmahal o mahulog ka sa isang tao. Ang mali ay magmahal ng taong meron ng minamahal taken na iba. Exactly. Kapag taken ng isang tao, kaibigan mo man yan, kapitbahay mo man yan, o kung sino man yan, yun talaga. Kapitbahay, B. Basta I mean, kumbaga taken ng isang tao, lumayo ka na agad. Eh ito, nagkamali ka na, kumbaga umalis ka na sa sitwasyong ganyan kasi mahuhuk ka pa. For sure, marami pa mga events sa susunod. May mga ganito pa, may ganyan, mga inuman pa. Wala, mahuhuk ka pa lalo. So, umalis ka na sa ganyang sitwasyon. Respect their relationship. Ikaw ba gandang Kara sa inuman? May mga kaibigan kang, alam mo yung kaibigan mo naman, ano? Pero nung nakainom na kayo, parang, ay, parang malagkit ang tingin sa'yo. Ay, hindi mo kasi nakikipag-inuman sa ano eh, lalaki eh. Ay, talaga? Oo, hindi. Kumbaga kung ano lang, yung mga kaibigan ko, kumbaga maingat akong mamili. Mm-mm. Kumbaga alam ko yung sitwasyon na pupuntahan ko at hindi ko pupuntahan, lalo na kapag may tukso, di ba? So, wag na. Ang babae at lalaki pag nagkainuman yan, alam mo nang pwedeng mangyari. Tapos ikaw pa, alam mo may feelings ka talaga. From the start, sabi kasi ni Cheska, di ba? May nararamdaman na siya. Kaya ayan, magtutuloy-tuloy talaga yan. Correct. So, i-respect mo at pahalagahan mo yung friendship ninyo. And for sure, ibig sabihin nito, itong lalaking to ay manluloko din. Di ba? Kasi para, at sumama ka sa panluloko niya sa best friend mo. Mahal mo ba talaga best friend mo? Pinatikim mo pa yung acid reflux mo sa kaibigan, kaibigan ng jowa mo. Yung pulutan. Diba? So, alam mo, lagi mong tandaan ang salitang respect, yes. Cheska. At hindi mo kasi gugustuhin pag sa'yo din yan nangyari.
So umiwas kayo ng number one, and then pangalawa, kung gusto mong ipagtapat sa best friend mo, wala namang mali. Sabihin mo sa kanyang katotohanan, iiwas na ako. Tandaan mo, honesty is still the best policy. Pero kung hindi mo kayo magtapat, umiwas ka na lang ng tahimik sa lahat. And we hope tong pagtawag mo sa amin ay may natutunan ka, Cheska. Baka tumatlo ka pa ng laplapan, ha? Tama na, ha? Andiyan pa kaya siya? Nandito pa po. May natutunan ka naman, be. Yes, Cheska, marami pang lalaki sa mundo at yung puso mo, titibok at titibok yan, magmamahal ka pa ulit nang hindi taken. Okay po. Okay. Uh-oh. Very good, nice. Thank you so much. Very good, nice. Salamat sa'yo, Cheska. Huwag na magiinom, atas ang pupulotanin, kaibigan na, ay, ano, boyfriend ng friend, ah. Ayaw niyo. Okay. Thank you, Cheska. Parang hindi siya maka-agree ng opo. Oo. Mahirap talaga ang puso. Ano, Miguel Tan Felix naman kasi, B. Kaya nga, pero nasa control mo din sa sarili mo. At dahil dyan, kontrolin natin ang ano natin. Dahil overtime na tayo. Kaya nga. Pero wag po kayong mag-alala, magbabalik pa naman po kami. May caller pa ba tayo mamaya? Let's see, tignan natin, dito course. Kung meron pa. Yes. O, magbabalik kami tignan mamaya. Tignan natin. Ako pa rin to, nag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi si Kara. At ako naman po ang Pop Smear Royalty ng radio. Tita Cora! Same, same. Pero iba, we are number one, 06.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo.